Good morning. Araw po ng Miyerkules, Wednesday today. Good morning. 29 ng Marso 2017. Sabi nga ng opening broadcast natin, walang inaatrasan. Alam niyo ho mga kapatid nako, ang inyo pong lingkod ngayon ay pinipetisyon. Pinipetisyon po ng kalaban ng gobyerno na matanggal tayo sa Facebook, sa YouTube at sa TV5. Well, ako po itinanong ng aking mga bossing at ipinaliwanag ko naman sa kanila at pinakinggan naman itong paliwanag ho natin. Eh ang aking mga bossing naman ho dito ay nakikinig naman ho. Well, stricto po ang mga bossing namin dito sa TV5, but then again, may puso din naman ho ito. Basta maayos ang paliwanag mo at maipaliwanag mo ang iyong sarili, eh no problem. Pero gayunpaman, meron hong iilan dyan na gusto ho tayo mawala sa ere. Sumulat pa sa Mario Josep, sumulat pa sa aming kumpanya, sumulat pa sa radyo. At hindi pa nakontento, aba eh, nag-post pa sa Facebook at sa Twitter at sa gusto ho tayong masibak at patahimikin. Eh sabi nga ho sa intro ng programa natin kanina, walang inaatrasan. Pasensya na po, ha? Yung mga nagpaplano, nagbabalak, na matanggal ho tayo, eh hindi ko ho kayo uurungan. Pasensya na. I really am sorry. Eh hindi ho tayo mapapatahimik basta ganun-ganun na lang. You gotta kill me. Eh kailangan siguro patayin nyo ho ako para patahimikin. Otherwise, eh hong ginagawa ho ninyo, lalo lang hong tumatapang ho ang inyong lingkod. Lalo lang hong ha? Namumula lang aking dugo. Pasensya na ho. Gawin ho ninyo yan, no problem. Karapatan naman ho ninyo. You have the right to speak. Ika nga, may freedom of expression ho tayo dito, ha? Okay lang ho yan. Sulatan nyo ho yung kumpanya ko. Babasahin po yan ang kumpanya ko. Tatanungin po ako, hihingan ako ng paliwanag. Sasagutin ko naman ho. Mag-post kayo sa Facebook, karapatan nyo rin ho yan. Sa mga social media, na resign Erwin Tulfo, remove Erwin Tulfo. Sa mga dyaryo, kung ano-ano ho mga ginagamit ninyo mga dyaryo, mga bayaran naman, ala rin hong problema. Ha? The more you do that, the more ho pinapatapang nyo ako. I'm sorry, but you cannot stop me. Yung inyong estilo, subukan ho ninyo, no problem. You can try. Try and try until you succeed. Pero sa akin, paninindigan ko ang mga sinasabi ko rito. Anyway, magandang umaga po muna. Papasalamat lamang ho ako sa mga bossing ko dito po sa TV5 for listening, for being balanced. Thank you! And ika nga, for being a good judge, ha? Nakarating po sa kanila yung mga petition na yan, pinag-aralan po nila, and they review. May mga kumakalat, may mga kumakalat pa na may mga payoff pa raw, binayaran pa raw ang inyong lingkod. Sus Mario Josep, saan naman kukuha ang pera ang Duterte? Kita mo. Ay, maraming salamat, we Isidian. Rosella Tuazon, thank you. Prince sa Open Arms, thank you. Knowing that you guys are there keeps me going every day. Alam ko ho na nariyan kayo, kaya tuwing umaga ako po'y gumigising. At ito, munti nga ho tayo malate. But anyway, tuloy ho ang laban. We will keep on fighting. Ano po? Hindi po nila mapapatigil ang isang Erwin Tulfo ng ganyan-ganyan na lang. Anyway, good morning. Magandang umaga. Bukod po riyan, pag-uusapan pa ho natin
I know, mga faking account nga yun eh. I know it's a fake account, pero it's okay, it's okay. Eh, yung isa pa pong maingay masyado ay itong si Ginoong Jim Paredes. Sumulat po dito sa aming kumpanya. But it's okay, Mr. Paredes. It is your right. Karapatan mo yan. Sumulat dito. Eh, nireview naman po. Ako na hong babalita sa inyo. Nireview naman ng aming opisina yung inyong sulat. At kung ano-ano yung mga pinagsasabihin ninyo, nireview. Ako po'y tinawagan ng aking kumpanya. At pinagpaliwanag, tayo ho'y nagpaliwanag naman. Tinanggap naman ho ang paliwanag natin ng aming kumpanya. So that is it. That is that. And it is done. Mr. Paredes, yun lang ho yun. Oras po natin, 7:42. Isa pa ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Abay, Ms. Marie Joseph. Ito pong Department of Foreign Affairs. Ang tanong po ng mga kababayan natin, aba ay gusto na po nila pauwiin, lalo na po yung mga nasa ibang bansa, pauwiin na ito mga arrogante at mga tamad na mga empleyado ng embahada natin sa iba't ibang bansa, lalo na po dyan sa Saudi, sa Japan, sa Hong Kong, Malaysia, Taiwan, yan po yung mga special mention at Italy, pauwiin na raw, sabi po ng mga OFW. Kaya ang tanong po natin, ano to? Sang-ayon ba kayo na palitan o pauwiin na ang mga arrogante at mga tamad na empleyado ng ating embahada at polo sa ibang bansa? Hashtag uwi. Yan po isa sa pag-uusapan natin. Mamaya tatawagin natin si Acting Secretary Manalo at tatanungin natin, hindi ba sila nag-i-inspeksyon? Ini-inspeksyon ito mga embahada natin? Punong-puno po ng mga tamad at mga arrogante yung mga empleyado. Kaya ako ay naging testigo niyan. Maniwala kayo sa akin. Mamaya po, pag-uusapan natin yan. Isa pang pag-uusapan natin, ako po ay naawa dito sa aking kaibigan na si PNP Chief General Bato de la Rosa, kasi parang hindi po pinapakinggan ng kanyang mga tauhan. Lalo na po itong dalawang general ng PNP Region 3 at PNP Region 4. Sinabi ko na nga po, ilang araw ko na, ipinarating ko na po sa tagapagsalita ng PNP, na tumindi pa ang pasugalan sa Region 3 at Region 4. Lahat na ng uri ng pasugalan, pati Caray Cruz, pinatulan na ng mga sugarol dyan, ng mga gambling operator. Pero hindi po nakapagtataka at hindi po pinapasara ng mga general dyan, sina General Aquino ng Region 3 at General Aplasca ng Region 4. Eh, hindi ho ba inutos na ito 2 months ago ni General Bato de la Rosa sa mga tauhan niya? Itigil na mga pasugalan dahil ito ang gusto ng Pangulo, ha? Para magbayad na ng buwis itong mga buang na ito. Abay, hanggang ngayon, wala pa rin ho. Wala pa rin aksyon itong sina General Aquino at General Aplasca. Magandang umaga po, ha? Good morning! Gising, General Aquino ng Region 3 at General Aplasca ng Region 4. Aba, kung hindi po ninyo kayang awatin niya sugalan dyan, entonces, ay inutil po kayo, umalis na ho kayo dyan sa inyong, kung simpleng pasugalan lang, hindi ninyo kayang masawata, how much more ang droga na gusto na ng Pangulo matuldukan? Ito ha, sugalan lang, hindi nyo kaya patigilin, mga saklaan, mga piryahan. How much more ang droga na mga armado na malalaki ang kwarta na pwedeng tapalan ng mga mata ng mga otoridad? Sige nga, ipaliwanag nyo nga sa akin, General Aquino, General Aplasca, kung nga simpleng pasugalan, hindi ninyo matuldukan dyan sa inyong mga teritoryo, papano na lang tuldukan ang droga? Ipaliwanag po ninyo, sir. 7:45 in the morning, isa pang pag-uusapan natin ngayong umaga, mga kapatid. Well, ito po, itanong mo sa dalubhasa. Ito na ang IMSD. Itanong mo sa mga dalubhasa. Dear Sir Erwin, ako po isang kapitan ng barko dito sa Pilipinas lang. Tatapatin ko kayo na dalawa po ang aking pamilya. Ayun no. Isa po dito sa Maynila at isa naman po ay sa Davao. Dalawa po ang anak ko dito sa Maynila, nakasal po ako at isa naman po sa Davao.
Linggo-linggo ko po nakikita ang aking pamilya sa Davao dahil pagdaong po ng aming barko ay doon po ako natutulog. Nako. Hindi po ito alam ng aking asawa dito sa Maynila at nakukonsensya na po ako dahil may sakit po ang aking misis dito sa Maynila. At baka ilang linggo na lamang po ay ang kanyang itatagal. Maliliit pa po ang mga anak ko dito sa Maynila. Edad 14 at 10. Plano ko po kapag pumanaw ng aking asawa at ititira ko itong dalawang anak ko doon sa asawa ko sa Davao na mabait din naman po at handang maging madrasta ng dalawa kong anak. Pero paano ko po sasabihin kay Mrs. na meron po akong number 2 at willing alagaan ang mga anak namin kapag siya ay pumanaw na? Okay po ba na sabihin ko sa kanya ito o baka lalong mapabilis pa ang kanyang pagpanaw? Pinapanood ko po gabi-gabi ang inyong replay sa Facebook. Aantayin ko po ang inyong advice. Sincerely, Captain James. Alam mo, Captain James, una, sinuong mo yung problema na yan. Bakit naman kasi... Anyway, mamaya, Captain James, hahanap tayo ng eksperto na pwedeng magpayo sa iyo mamaya, ingil dyan sa problema mo. But anyway, dire-diretso po tayo. Oras mo natin, 7:48 ng umaga. Alamin na po natin ang lagay ng ating mga lansangan mula kay Ginoong Greg Reyes ng MMDA Metro Bay. Sir Greg, good morning. Yes, good morning, Kuya Erwin, at sa lahat ng tagapakinig ng Radyo 5. Lagay ng dali ng trapiko natin. Unahin natin ang kalagayan ng EDSA. Ang southbound, magmula Timbo, thank you, Lyra. Sa Maybuendia, medyo mabagal pa rin ang takbo ng ating Barbie, mga Lagunay. At yung area po naman ng Ayala, Avenue, pagsapit natin dyan, medyo maluwag na yan, hanggang dito po sa area Amy ng Galicillo. Mowa. At yung kumpaporta tayo ng Barbie, North Lagunay, Tempo, North Lagunay, Jonalyn Cruz. Ay magmula Mowa hanggang dito po sa area Aileen ng Crossing. Aileen Ontomayim, May pagbilis po ang daloy ng Mary. Mga sakyan. At nararamdaman lang ang pagbagal dyan sa area Prince ng Open Arms, hanggang dito sa may area Darceline, ng Guadix Drive. Morning, Barbie, at Lagunay. At naman yan ay light traffic na yan. Mag-uumpisa na nga Robinson. Teresa Batukan, Rocky Eric. Ng northbound ng EDSA. C5 Katipunan, kumatagaan. Thanks, Rocky Eric. Area ng Aurora Katipunan. Julio Bermiser, ma'am, okay. TJ. Medyo mabagal ng konti. Ganun din yung area. Lynn Mayer, I shared your video. Thank you, Daisy Sato. Hanggang dito sa may area ng Kalayaan Avenue. Thank you, Daisy. Area Ohio, Guzaymas. Pasio, Global City, and Yamanaka. Al Uzumaki. Good morning. Jonalyn de la Cruz. Expressway. At yung Barbie Lagunay. Area ng C5, Evelyn. Wala pa naman tanaki na masyadong good morning. Moderate to light lang to. It's okay, TJ. It's okay kung nandyan si Juana. At yung area ng Commonwealth. Mabuti nga, para marinig niya. At itong area na Rose Boulevard. Ay medyo maayos pa naman ang takbo ng mga sakyan. Thanks, yung Barbie. Bilang panig dyan sa mga area ng yan. At dito naman sa Espanya ay katamtaman dali ng trapiko, yung area ng westbound. Dali, good morning. At area ng eastbound naman ay Dolores, moderate to light. Inovero, good morning, Julio. Matagaan tayo ng Marcos yes, just Highway. Finish. Ang Prince. Area po ng Antipolo going to Katipunan ay medyo Susan Castro, good morning. Sa mga sandaling ito, pero yung pabalik po ng Antipolo dyan sa may area ng Santa Lucia, Imelda Avenue. Roseles, San Patera, good morning. Ang takbo ng Teresa ating, Batukan, good morning. Ngayon po ay araw ng Miyerkules at ipapaalala ating number hey, po di ngayon. Ang galing mo pala sumayaw. Dalia Manaka, good morning, TJ. Paalala po natin, kayo po ay coding. Bawal po kayo. I know, TJ. Julio Bermiser. Kayo po ay uhulihin. Good morning, kayo ng Julio. At para naman sa mga karagdagang katanungan, Prince Open Arms, Jackie La Madrid. Thank you, Jackie. Thank you. Need that, I need that. Eleanor Viado, good morning. Ambush FTC. Ayan na, Ambush FTC. This is at po. Original. Zura, Yaa. Darceline Kuti. Ang inyong pong lingkod, Greg Reyes para sa Radyo 5 ni Kuya Erwin Tulpo. Maraming salamat, Ginoong Greg Reyes ng MMDA Metro Base. Ating alamin naman ang lagay po ng ating panahon sa maghapon. Mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Sir Benison, good morning. Good morning po, Sir Erwin. Ganyan din sa ating mga tagas-baybay. Sa ngayon po, hindi pa rin nagde-decline ng summer ang pag-asa dahil may mga pag-ulan pa rin po tayo sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon po, dahil sa tail end ng cold front, magiging pasensya na, babagsak-bagsak na naman yung Facebook namin.
cloudy skies with light to moderate rain and thunderstorms po ngayong araw. Samantala, cloudy skies with light rains naman dito sa may eastern portion of Luzon, kabilang ng Good morning, Lyra. Luzon and Aurora Province. Padilla, Hilario. Sa northeast monsoon naman or Amihan. Thank you, Barbie Lagunay, for watching. Daisy Sato, good morning. Ning, Majime. Good morning. Ayan o, Ning, Majime, good morning. Josefina. Ay, sina. Ruwen ako nanan, ang panday. Danilo Libiran, good morning. Cheryl Dacunto, Maricel Biscocho. Tiharing araw po ay sumingkat kaninang 5.54 ng umaga, lulubog naman 6.08 ng gabi. At ang Philippine Standard Time natin ay 7.51 ng umaga. Mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Estareja nag-uulat. Maraming salamat po, Ginoong Benison Estareja ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Mga kapatid, bago ho tayo mag-break, ito po ang mga pag-uusapan ho natin. Eh, nabanggit ko nga ho kanina, meron pong kampanya. May kampanya po ang mga kalaban ng gobyernong ito, ng Duterte administration, para po tayo patahimikin. Abay, kung ano-ano na po ang ginagawa ng grupong ito, I'm sure ito po yung mga dilawan, of course, yung mga nabanatan ho natin, galit na galit ho. Una po, sumulat po sa aming kumpanya sa TV Fight. Kung kaya ako pinagpaliwanag ng aking opisina at sinabi ko naman ho, hindi po nakontento doon, abay kung ano-ano mga pinagpupo sa social media, sa Facebook, sa Twitter. Okay lang rin ho, ha? Okay, sinusubukan nilang matanggal ho tayo sa Facebook, maging po sa YouTube, ay hindi ho titigil yata, talagang gusto ho tayong patahimikin. Pues ito lang ho masasabi ko. Sabi nga ho ng programa ko, wala hong inaatrasan. Pasensya na ho kayo, kayong mga nabubwisit ho sa akin at gusto ho akong patahimikin. The only way to do that is you have to kill me. Ganun lang ho yun. Pasensya na ho kayo. Ba't yung mga ganun ng mga petition online, it's not gonna work, ha? Mga sulat-sulat sa Facebook, sa social media, it's not gonna work, ha? Paninindigan ko po at paninindigan ang aking mga opinion, ha? Yung aking pinaglalaban, pasensya na ho kayo, ha? Sabi nga mabait ho akong kaibigan, masama hong kaaway. Kaya nga, yung mga nagbabalak ho dyan, tabubwisit, gawin pa ho ninyo. Mag-post pa po kayo na mag-post. Ano ho? Ay, sumulat kayo hanggang sa mapudpod ang mga daliri nyo kasusulat sa aming mga bossing dito, magpapaliwanag lang ho ako at magpapaliwanag. Ika nga, hindi ho ninyo naiisip, nagre-reklamo kayo at sinasabi ninyong yung mga pambabatikos ko kung kani-kanino, kay Vice Presidente, kay Jim Paredes, ano ho yung ginagawa ninyo? Hindi ho ba binabatikos nyo rin ako sa social media? kaya hindi ho ako umiimik because meron ho tayong freedom of speech. May karapatan ho kayong mag-ngak-ngak dyan, mag-ngaw-ngaw dyan, magsalita dyan. May karapatan kayo sulatan at pakiusapan ng kumpanya namin, ha? Sulatan si Manny Pangilinan, si Chot Reyes ang Pangulo, si Lucy Cruz Valdez. Okay lang ho, sulatan ninyo, ha? Ako hi pagpapaliwanagin. Ako hi magpapaliwanag. Alright? Sulatan ninyo. Magpa-post kayo na mag-post na kung ano-ano. Ang style ho ninyo, bulok. Ha? Para tumahimik lang ho ako. Yung ginawa po ninyo doon sa isang vlogger, diretsuhin ko na, yung ginawa nyo kay Mocha Uson, napatahimik nyo, napatigil nyo sa radyo. Sa akin ho, it's okay. Wala ho tayong inaatrasan. Hindi ho tayo tatahimik. Keep on doing it. Ha? Basta ang gagawin ko, I will just make sure. Babanatan ko ho kayo, but within the bounds, ika nga, ha? Ng batas. Silipan niyo ho ako ng butas, kayo titirahin ko pa rin. Kang mali, mali. Ha? When I say that you're wrong, you're wrong. Mm-hmm. Yung ginawa ho ninyo doon sa isang vlogger, yung nga, kay Mocha Uson, wala po problema, kawawa naman ho yung ali.
Sinasabi niya lamang yung kanyang opinion. Ay, binavoice out niya rin yung reaksyon ng mga kababayan natin. Eh, sa akin yung ginagawa ninyo yan, eh, yung aking kumpanya, mas nakakaintindi naman, ha? Kaysa doon sa isang kumpanya na yun. Mas naiintindihan ako ng kumpanya ko. Alright, mas tiwala po ang kumpanya ko. Bagamat, medyo naririndi rin sila sa banat ko. At sa mga kalaban ng gobyerno, pero wala hong sila magawa. At sinasabi ho nila na magpaliwanag ako, pinaliwanag ko ho sa kanila. Basta ang sabi lang po ng aking mga bossing, dapat yung mga banat mo ay naaayon sa batas. Ha? Sabi ko, no problem sir, no problem ma'am. Gagawin ho natin yan. Doon po sa mga nagagalit, Mr. Jim Paredes, I'm sorry boss. I'm sorry sir Paredes. Pero tuloy po, manawa ka sa banat sa akin, gawin mo lahat ng sumuka ka pa ng dugo dyan, okay lang. Hindi ho tayo titigil. Ma'am Lenny Robredo, yung mga supporters mo, just tell them, ha? No problem din ho, ha? Keep it coming, ma'am. Pero hindi ho tayo titigil, we will not stop, alright? Doon naman kay Senador Trillanes, alam ko, nagsama-sama na ho kayo. Wala rin problema, Sen, ha? Keep it coming. Ganon din po, Congressman Alejano. Alam ko naman ho yung mga kalaban ko. Keep it coming, sir, mga bossing. Wala pong problema, ha? Sanay naman ho ito, ha? Sanay naman ho ako walang trabaho. Nasubukan naman ho yan, panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Nakabangga ho namin ang gobyerno, nawalan ho tayo ng trabaho. Tinanggal po tayo sa istasyon. Ayun pala yung istasyon ng mga Dilawan. Okay lang ho. Sanay naman ho ako walang trabaho ng isang buwan, dalawang buwan. Napapakain ko naman yung pamilya ko. Kaya wala hong problema. It's not gonna work, ha? People, yung mga gusto ko mawala sa TV, sa radyo, tuloy niyo lang ho, tuloy lang. Pero this is what I am going to say. It will not stop me and it will not silence me. The only way to silence me is kill me. Ganun lang ho yun. Oras po natin, 7:58 ng umaga. Dire-diretso po tayo, ha, mga kapatid. Isa pang pag-uusapan natin. Ito raw pong mga opisyal, mga empleyado ng DFA sa ibang bansa. Acting DFA Secretary Manalo, parang awa mo na, pauwiin mo na yung mga tamad at arugante mo mga empleyado sa embahada. Ganon din yung mga empleyado at opisyalis ng polo. Ha? Pauwiin mo na dahil mga inutil at mayayabang, saksakan ng yabang. Akala mo pag nasa abroad na sila, mga ambassador na rin yung mga hinayupak na ito. Diyos ko po naman. Pwede ba, acting DFA Secretary Manalo, pauwiin mo na itong mga arrogante at balasubas? At pwede ba, sir, inspeksyonin mo ang mga embahada mo? Dahil marami pa mga buang dyan, mga loko-loko na mga empleyado. Isa pa hong pag-uusapan natin, ito pong si General Bato de la Rosa, parang hindi na yata pinapakinggan ng mga tao niya, lalo na itong dalawang general ng Region 3 at Region 4. Sinabi na nga nagkalat ang sugalan last week pa, hindi mapatigil-tigil. General Aquino, General Aplasca na Region 4, General Aquino na Region 3, kung hindi ninyo mapatigil yung pasugalan, paano pa, how much more mapatigil ninyo yung droga sa inyong mga lugar? Lalo na dyan sa Region 3, ang dami mga paktorya, mga pagawaan ng shabu. Ha? Paliwanag mo nga, General Aquino. General Aplasca, matindi ang bagsakan ng shabu dyan sa Region 4. Paano mo mapapatigil yan kung itong sugalan na lantara na hindi mo mapatigil, lalo na ho yung droga. Tirada nyo, isa pa kayong dagdag sa problema ng sakit ng ulo na Pangulo natin na kabe-birthday lang kahapon. Happy birthday po, Mr. President. Happy birthday! And punto alas 8 ng umaga, huwag po kayong bibitiw. Umpisa pa lamang po ito, ha? Yung mga pinagsasabi ko kanina, panghimagas pa lamang yan, ikaw nga, appetizer pala ang sa pagbabalik po natin yung main course, ha? Tamaan na ang tamaan, pasensya na, ha? I-ready ninyo yung mga ballpen, papel ninyo, typewriter, computer, email. Sulatan nyo ulit yung kumpanya namin. Sulatan nyo yung TV5, Radio 5. Sumulat kayo sa Facebook, sumulat sa YouTube, i-ready na. Dahil pasensya na, ang tamaan, mabubukulan. Naka-alerto na ang Armed Forces of the Philippines kasunod ng pagdiriwang ng ika-48 anibersaryo ng New People's Army ngayong araw.
Ayon kay AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo, nanatili pa rin at hindi pa binabawi ng Pangulong Rodrigo Duterte ang kautosang tugisin ang naturang rebeldeng grupo. Matatandaang nagsagawa ng lightning rally ang mga nagpakilalang miyembro ng NPA sa Quezon City bilang bahagi ng kanilang anibersaryo na nagdulot naman ng matinding pagbigat sa traffic sa lugar. Samantala, hinikayat naman ni Anyo ang liderato ng National Democratic Front na kontrolin ang kanilang armadong tauhan bilang patunay na sinsero sila sa usapang pangkapayapaan ng pamahalaan. Nakatakdang gumulong ang ika-apat na pag-uusap ng gobyerno at NDF sa Abril sa The Netherlands. Sa ibang balita naman, aprobado na ng Human Rights Victims Claims Board ang pamimigay ng partial monetary reparation sa halos 4,000 eligible claimants na nagpakilalang mga biktima ng martial law. Ito ang inanunsyo ng Presidential Spokesperson Ernesto Abella matapos na isumite ng HRVCB ang resolusyon sa opisina ng Executive Secretary Salvador Medjaldea. Hiniling din ng Claims Board sa National Treasury na ipalabas na ang pondo na nagkakahalaga ng 300 million pesos bilang paunang kabayaran. Ayon kay Abella, ang pagkuha ng monetary claims ay ibabase sa point system ng repatriation law kung saan mula sa kabuang 75,000 claimants, nasa 400 lamang ang unang mabibigyan ng compensation. Una rito, nagpasaklolo kay Pangulong Rodrigo Duterte ang grupong SELDA o samahan ng mga ex-detainees laban sa detensyon at aresto para mapabilis ang pagbibigay ng kompensasyon sa mga biktima ng karanasan noong rehimen ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Oras po natin sa buong kapuluan, 6 minutes after 8 a.m. Aksyon! 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 News update! Abay, meron lang ho nagpadala ng message dito sa amin pong Facebook Live. Sinasabi, bakit hindi raw tawagan yung mga binabanatan ko? Kung talagang matapang ho ako. Ang sagot ko, tinatawagan po, kanapudpud na po ang daliri ni Ivy, ni Kenneth, ni Edson. Katatawag sa mga yan, ayaw pong sumagot. Sila po ang ayaw sumagot. Si Senadora De Lima, bago po nakulong, tinatawagan na namin, napudpud na ang daliri po ng mga staff ko katatawag ay na ayaw sumagot. Trillanes, ayaw sumagot. Matubato, Las Cañas, mga abogado lang, di naman nasagot. Anong gagawin natin? Yung kay Ma'am Leni Robredo, nung mga nagdaang araw, tawag tayong tao, hindi rin nasagot. Ano gagawin natin? Ay hindi sila nasagot. Nakita nyo naman, di ba, kung na mga nakaraang nga, kung kayo ay nakikinig talaga sa programa na ito, pag mga kalaban, tinatawagan natin, kayo na ho nagagalit. At sinasabi nyo, sinungaling yung kausap mo, Sir Erwin. Sabi ko nga, para po sa malayang pamamahayag at patas sa pamamahayag, lahat po kakausapin natin. Para makapagpaliwanag. Kayo sa Facebook, nagsasabi, sinungaling yung kausap mo, manluloko. Wala tayong magagawa. Trabaho natin yon. Karapatan din ho nilang hingin natin ang panig nila. Pero yung mga sinasabi ho ninyo, yung mga nababanatan ko rito, banat ako ng banat. Tinatawagan ho namin yon in fairness. Hindi lang po sila nasagot. Anong gagawin ho natin? Bibigyan ho natin sila ng oras. Nang ika nga to speak. Ayan. Nako, salamat naman. Maraming salamat. Praise the Lord. Nako, thank you so much, General Ronald Bato de la Rosa, PNP Chief, Bossing, Sir. Bye, maayong buntag, Sir. Buntag ni mo, Erwin, sa lahat ng nakikinig, mga magandang umaga. Alam mo, Sir, na-miss kita. Meron kami ditong staff na si Amang tawag namin. Medyo kahawig mo, Sir, pag nakatalikod. Kaya siya na lang kinakausap ko dahil bihira na kita makausap. Pero mabait din, Sir. Kagaya mo rin, medyo... masayahin ka. But anyway, sir, kaya po kami napatawag. Ilalapit ko lamang po. Di po ba sabi po ni Manong Digong, itigil na yung mga pasugalan na yan dahil hindi naman nakakatulong sa ekonomiya, hindi naman nagbabayad ng buwis yan. At yan po instruction ninyo sa mga tauhan ninyo na itigil na yung pasugalan na yan, sir? Yes, po. Opo. Sir, sa Region 3 at Region 4, pakisabi naman po kay General Aquino at saka General Aplasca ng Region 4, na nagkalat po ang lahat ng pasugalan na weteng, saklaan, peryahan, pati karaay cross sa kanilang mga
region, sir. Eh, ilang beses ko na po itinawag ito kay Colonel Carlos. Ala ho nangyari. At kagabi, nag-surveillance na naman po yung mga tao ko. Nandoon na naman ang naglalaki ang perya sa Pampanga, sa Dasmariñas, mga Bukis. Baka pwede pong i-remind sila. Kasi, sir, kung hanggang ang pasugalan hindi nila kaya ipasara, boss, na paano pa yung mga droga na mas lisod hanapon, paano pa nila ito matutuldukan, di po ba? Mas simple kining dakpon kining mga drug gambling lord kaysa din sa mga drug lord, mas lisod hanapon kini. Tapos number two, mas dako ang kwarta ginahatag sa mga otoridad. Na paano pa nila mapapatunayan na karapat dapat sila dyan, eh kung pasugalan, hindi lang mapatigil-tigil, simple, lalo na ang droga, paano nila mapapatigil, sir? Yes, totoo yan. Na, ganang kaya nagtawag ako sa imo, sir, kaya nalibog na gyud ko. Wala na ko ambot. Asa ko na, asa na ako mag-adto. Daghan na mga tawag sa ako na nagreklamo. E kung tawagan ko ang akong amigo, si General Bato, diha lang na siya. Bis ilang karon. Remind ko sila. Okay. Sir, tapos number two, kining ingon ng PNP karon sa mga newspaper na hindi tama yung figure na 7,000 na extrajudicial killing. Sabi na rin po ni attorney yung Commissioner Gana ng CHR, it doesn't mean to say pag namamatay, lahat itong namatay ay extrajudicial killing na. They're still investigating it daw. So, hindi naman daw fair sabihin na extrajudicial killing lahat ng mga napapatay ng PNP. Pero kaninang umaga po sa dyaryo, sinasabi ng PNP, hindi aabot sa 7,000 ang namamatay katulad sa mga report at yung na-report ni Vice President General Bato, sir. Totoo po yan, Erwin. At yung sinasabi na, yung double ko yan eh. Opo. Yung kiniklaim nila na gano'n na 7,000 AG case. Opo. Double mistake yan eh. Oho. Number one, una dyan is 7,000 na sinasabi na hindi po umabot ng 7,000 ang uh-oh namamatay. Uh-oh. At number two, hindi po AJK yan. Mm. Dahil po pinipilit na lang sinasabing AJK dahil gusto talaga na palapasin na state-sponsored killing yan. Eh, na inuutos yan ng gobyerno yung pagpatay na yan na hindi naman po talaga totoo, hindi sino bang gobyerno na mag-utos sa patayin yung mga tao. Ilan lang po ba talaga utos sa ganun? Ilan lang po ba talaga yung napatay ng mga pulis sa encuentro, yung sabi natin quote-unquote encounter, na sabihin na natin totoo ba yan o hindi, pero yung sa listahan po ninyo, yung nire-report ng mga tao ninyo, ilan lang so far sa buong Pilipinas? Ilan? Hindi po ako nagdududa diyan sa sabihin natin, yes, na quote unquote na namatay ba talaga? Patay talaga. Namatay gail. Pinatay talaga ng mga drug pusher. Ilan? Ilan talaga ang nangyari? 35 pero lang namatay. 35. At ang wounded at karamihan nito ay very severely wounded. Mm. Eh, gunshot talaga. Eh, umabot na sa tayo sa 86. Saan po na, saan po nakuha itong 7,000 na ito, sir? Tawang ko sa kanila, saan na kinuha yan? At sige nila pa ulit-ulit hanggang sa kaya nga talagang pinasuri ko na ng gusto para mayroon tayong accurate na data na ipresenta. Dahil ayaw ko lang naman talagang ayaw ko mag ang purpose natin doon is para i-correct, hindi naman para magpabango, opo, pero para magpapugi o ano. Gusto lang talaga natin na i-correct ang figures, reporting na yan dahil nga para hindi ma-mislead yung publiko. Dahil sa katagal-tagal na sige pabalik-balik lang 7,000 AJK, 7,000 AJK at hindi natin kinukorek, mamaya natanggapin ng taong bayan na yan at totoo talaga at to our disadvantage dahil hindi naman talaga totoo yan. Nami-mislay tayo lahat. So, ang total po na napapatay sa drug war, sir, sa inyong statistics, ilan lang po ang total na napapatay sa drug war? 6,000 Erwin yung nasa record. Okay. And sayang hindi ko nadala yung record. Out of the 6,000 na homicides, we term it as homicide. Homicide. Okay. Na-determine natin doon na
Yan po yung mga napatay na mga nanlaban na, na sinasabi ng mga reported ng mga people on the ground ninyo. Iba po ito doon sa mga natagpuan na may mga karatula sa dibdib. Iba ito. Iba. Yan yung 6,000 na sinasabi natin. Yan yung homicide. Namatay during that operation. During sa ating war on drugs war on na drugs. Nag-start nung July 1. Oo. Hanggang yung pinapahinto tayo ni Presidente dahil nga doon sa nangyari doon yung Koreano pinatay doon sa loob ng krami. So yun yung yan yung duration. So umabot ng 6,000 plus, then out of the 6,000 plus, na-determine natin doon na sa ngayon na-determine natin doon na 1,000 plus lang doon ang drug-related. Okay. Ito talaga masabi natin na through the investigation, na-determine na ito'y drug-related talaga. Wow. And meron natin na-solve doon na classify na 800 plus na hindi talaga drug-related. Alright. Kaya ang motibo sa pagpatay, iba-iba. Mm-hmm. Iba-iba. Mm-hmm. At yung 3,000 is ongoing yung investigation. Alright. Okay. So, yung sinasabi, sir, na EJK, actually, ang paliwanag po ng ilan dito ng mga eksperto, parang lumalabas is summary execution. Sabi nga po nung taga-CHR ni Commissioner Gana, mukhang ito ay summary execution, pero it's not, there's a difference between EJK and summary execution. Yes, totoo yan. Totoo. Dahil, at saka kagaya daw po noon, yung sa Albuera, Leyte, yung binagbabaril lang si IDG na ilang opisyal yon doon sa loob ng kulungan niya, si Espinosa, ayun, ay napatunayan ng korte, kaya pinaaresto at hindi naman nangyelam ang PNP at hindi hinol dyan. So, ibig sabihin, nasa lower level lang yan. So, it is not EJK na all the way hanggang kay General De La Rosa, hanggang kay Pangulo, na may instruction, kundi nandoon lang sa kernel yung instruction na patayin si Espinosa. Yan po ang lumalabas sa court record, Chief. Yan nga. In fact, although nga nalabasan ng warrant yung mga tao na yun, still hanggat talagang nag-desisyon na talaga na ng korte by final judgment na talagang pinatay nila yun, still hindi pa rin natin masasabi. Dahil nga, ongoing pa ang kaso. Opo. Pati yung sa inyong legal dyan, sir, tuloy-tuloy naman po yung investigasyon po, ano? Yes, sir, Ruin. In fact, sinasabi natin na, sabi nila na bakit daw wala pang police na involved sa killing na ginagamit yung cover ang war on drugs. Wala pa daw nakasuhan. Sinasabi po natin na sa amin, meron na kami sa record namin yan, aside doon sa yung grupo ni Marcos na nalabasan ng warrant, sa amin, meron na tayong 13 na police na nahuli at kinasuhan dyan sa mga killing na yan. Meron na tayong nahuli at kinasuhan. Ayos! 13. At saka aside dyan, yan yung mga na-involve sa pangungutong dyan extortion. Sa Jaguar. Mga extortion. Yan yung mga pinatay yung kanilang asset dahil nga nagkakaroon na tayo ng cleansing. Baka mamaya matakot sila na sila yung ituturo. So yung pinatay yung kanilang asset. Kasama dyan sa 13 na nahuli natin at nakasuhan. And aside from that, meron na akong dinismiss na nagpositive sa sa drug test. Sir, pasilipin ka dito, 200 plus na yung aking dismiss. Sa dami po ng napadismiss ninyo, hindi ko na matatandaan kung sino yan. At alam din po ng mga PNP press corps, sa dami na pinatanggal ninyo dyan, hindi na po namin malaman kung sino-sino yung mga yan. Basta ang alam mo namin, marami na po kayo napatanggal dyan. Marami na.
Anyway, sir, nako, daghang salamat din taon, sir, sa oras. Kahibalo ko na busy ka kaayo, sir, but thank you for picking up our call and thank you po na paliwanag po itong 7,000 na ito. Nawala naman pala talaga 7,000 na namatay. Kundi hindi nyo rin malaman kung saan na napulot itong numero na ito. But anyway, thank you for that explanation, General. At saka isa pa, sir, pwede ba, sir, tawagan lang mo nimo si General Aquino, General Plaska, na ipahundong yes, ng sugalan dia sa area nila kay maote tanawon, sir. Yes, daghang salamat, General, at good luck po sa inyo. Mabuhay po kayo. PNP Chief salamat, General kayo. Ronald Bato de la Rosa. Maayong buntag, sir. Maayong buntag. Ayun po, narinig ninyo from the man himself. Wala naman po talaga 7,000. Yung 7,000 po kasi pinagsama-sama na po lahat. Alam ko po yung numero na yon, 7,000, pati mga nakalbay, mga karatula sa dibdib, huwag nyo akong tularan. Yun, yung kagaya nung kapatid ng artista na babae na binaril, di ho ba? Nakita pa natin sa TV. Sinama-sama na ho doon at lahat, ibintinuro lahat sa PNP. Iba naman po yung napatay ng PNP, sinasabi, inkwentro. Sinama na lahat, pati yung kay Albuera Mayor Espinosa na binaril sa kulungan, kasama na doon sa 7,000 na yun. Yun na ho yun. Yun ho ang sabi ng mga kalaban. Anyway, nako mga kapatid. Yun na nga ho yung sinasabi ko rito sa programa natin. Ito yung kinakagalit ng mga kalaban ng gobyerno. At sinasabi, ako raw spokesperson ng gobyerno. Hindi po ako spokesperson. Lilinawin lang ho natin, kaibigan po na pamilya namin, ang Duterte. Mayor pa ho yan, taga Davao po sila, taga Davao din ho kami. Natutuwa lang rin ho, kagaya po ng 16 million. Sabi kasi 16 million, sabi ng Comelec ang bumoto. Pero may nagsasabi, 21 million daw ang bumoto kay Manong Digong. 21 million katao, natutuwa po sa gobyerno na ito. Ako din po, natutuwa din ho ako. Sa aking opinion lang ho, sa aking pong pananaw, marami na po kasi tayong pangulo na dumaan. Ano po, simula po kay Gloria, kay Ramos, kay Erap. Ay, simula kay Cory, Ramos, Erap, Gloria, Pinoy. Masdan nyo naman ho. Ano ba mga pangako? Nangako po si Gloria, katahimikan, kapayapaan. Anong nangyari? Wala naman ho. Mga tuloy-tuloy naman yung gera, yung mga Muslim, yung mga rebelde. Dire-diretso yung gera, di ho ba? Pati siya, kinudita. Imbis na kapayapaan, dito sa Metro Manila, may gera. Sus Mar Yosef. Yung kudita-kudita na yan. Ramos, sinabi, walang korupsyon, gaganda ekonomiya. Sus, dumami pa yung OFW yung pumunta sa abroad. May namatay pa, may binitay pa, Diyos ko po. Ano yung pagmamalaki na yan? Erap. Mga uubusin lahat ng mga abusado, mga pulis, mga rebelding grupo. Natanggal na lang ang Pangulong Erap, nandyan pa rin yung MILF. Pagdating kay Gloria, korupsyon, tumindi ang korupsyon, smuggling, etc. Pagpasok ni Pino, Jesus Mariusit, nagsama-sama lahat, parang imbudo. Tumindi ang korupsyon. Diba paano? Yung mga tao niya mismo magnanakaw, hindi matanggal. Yung mga Mariusip, mga pidap-dap na yan. Tumindi ang droga dahil paano? Tanongin nyo na lang ho yung PIDEA. PIDEA, wala po talagang alawan sa binibigay ang gobyerno ni Aquino. Kita mo PIDEA, palalakarin mo. Alam nyo ba kung sino nagpupondo dyan? Mga media po na kunwari gustong mag-raid, gustong kumuha ng mga video. Lahat po yan, magbibigay ng pera, pang gasolina, pang kain ng mga agent, ng mga PIDEA, para matuloy lang po yung operasyon. Isosurveillance po ng isang TV station. Pagkatapos, pag nag-positive, bibigay sa PIDEA. Ang PIDEA, hindi makalakad dahil walang pondo noon. Walang pang gasolina, walang pang renta na sasakyan, walang pang bypass. Ang magpo-provide yan ang istasyon. Alam na namin yan. Dahil gungun po sa T3 dati, kami po ang nagpupondo dyan para makahuli lang ang PIDEA. Panahon po ni Pinoy ito. Sus Mar Yosef, tignan ninyo, yung mga nagngangaw-ngaw na kontrolado daw. Yung Senado at saka Kongreso, walang independence. Ano walang independence? Kita nyo naman mga nakaupo. Mga tao ni Pinoy yon.
eh ako yung natutuwa lang na at least finally simula nung mawala ang Marcos may nangako na ginawa niya. Si Cory Bumbar, yung pangako niya nakatahimikan, nangyari ba? Wala naman. Si Ramos ba? Wala rin. Eh Rap, Gloria lalo na. Mas lalo na kay Pinoy. Natutuwa ako kagaya po ng 16 na milyon o 21 milyong Pilipino na bumoto kay Duterte. Natutuwa dito ho sa administration nito dahil may nangyayari, may nakikita silang resulta. Result-oriented po ang mga Pilipino. Isa na po ako doon. We want result. Ano po? Hindi po yung daldal. Resulta ang kailangan ng tao. Kaya yan ho, walang umpa yung rating ni Duterte. Dahil may nakikita resulta, sinabi niyang dadanak ang dugo. Dumanak na nga. Sinabi niya, wala akong pakialam ka mag-anak, kaibigan ko yan, sibakin ko. Sinibak nga yun, yung dalawang immigration officer na mga kabrad niya. Yung kanyang election na campaign na spokesperson, sinibak niya. Yung kababayan niya, sibak niya. Oh, mga official ito. Oh, nakikita kasi po ng taong bayan, yan lang po, ha? Mr. Jim Paredes, nakikita po nila, sir, ha? Mr. Trillanes at Mr. Alejandro, nakikita po nila. And Ma'am Lenny Robredo, ma'am, mabuti naman tinanggap po ninyo yung invitation po for dinner. Kasi naman, pag sinabi, dinner lang naman daw po yun. Kasi pag tinanggihan po ninyo, baka sabihin pa ng mga tao, asar, talo. Tanggap, tama lang po yun, ma'am, tinanggap po ninyo, mabuti naman po, dinner lang naman po yan. Balita ko, hindi naman nangangain ng tao ang Pangulong Duterte. At saka, hindi naman po nababalitaan na nangangain ng tao yan. Balita lang po dyan, pumapatay ng tao, pero hindi po nangangain ng tao. Biro lang ho, ma'am. O yan, mga kapatid. Huwag na ho kayong pumunta ng Maynila kung gusto po na alam po ninyo, wala pong pinipili ang PCSO kasi sino po ang tinutulungan ito. Kung meron po kayong kamag-anak, kapamilya na may sakit, hindi nyo mailabas, all you have to do, ladies and gentlemen, ay kunin po ninyo yung abstract at saka yung billing. Yung abstract po kung ano sakit ng asawa ninyo, mahal nyo sa buhay, at saka yung billing. Dalhin po ninyo sa pinakamalapit na PCSO. Kung kayo narito naman sa Metro Manila, pwede po kayo pumunta, rumekta sa aming tanggapan, isang araw lang ho, kaya ho namin i-release yung medical assistance po. Kami na po mismo, ako na po mismo, tumatawag kay Mr. Cheman. Pasya lang po kayo sa number 58, Timog Avenue, Quezon City. Yung aming tanggapan po, Irwin Tulfo Center for Media and Public Service. Ay dyan ho, sa third floor po kami ng number 58, Timog Avenue, Quezon City. Punta lang po kayo, ha? Kahit ano po yan, ano man sakit, hindi po ninyo mailabas. Tumutulong po ang PCSO sa mga po, medical bills. Anyway, mga kapatid, 8:48 ng umaga, ito na. Ang IMSD. Itanong mo sa mga dalubhasa. Doktora Camille Garcia, psychologist and relationship expert. Magandang umaga, doktora. Hi, good morning, Irving. I'm naku. Back. Oo nga, good morning din po. Samantalahin na natin ito at lubos-lubosin na natin. Baka isang araw, alam mo, doktora, tayo pinipetisyon pa naman. Nakaw, sa Facebook, pinipetisyon tayo ng mga kalaban natin. Pati ito sa istasyon natin, buti na lang itong mga bossing ko rito, mga MVP na yan, mga Chot Reyes at Luchi Cruz na yan, Valdez, sila ay malawak ang pag-unawa, Doktora Camille. Kaya pinagpaliwanag lang naman ako, sa kanila, okay na. So doon sa mga, kaya samantalahin natin, lubos-lubosin natin, doktora, baka isang araw, mawala itong programa natin, ha? Mawala. Ayun naman. May mga nagpipetisyon ngayon dahil nabubuisit daw, banat ng banat. But anyway, doktora, dito muna tayo. Okay, sige. Ito, problema, malaking problema ni kapitan na, doktora, ito, here we go. Dear Sir Irwin, ako po isang kapitan ng barko dito sa Pilipinas lang naman po. Tatapating ko kayo na dalawa po ang aking pamilya. Isa po rito sa Maynila at ang isa naman po ay nasa Davao. Dalawa po ang anak ko dito sa Maynila, nakasal po ako at isa naman po doon sa Davao. Linggo-linggo po kami nakikita ng aking pamilya sa Davao dahil pagdaong po ng aming barko ay doon po ako natutulog. Hindi po ito alam ng aking asawa dito sa Maynila at nakukonsensya na po ako dahil may sakit po ang aking misis. At baka ilang linggo na lamang po ang kanyang itatagal.
Maliit pa po ang mga anak ko dito sa Maynila, edad 14 at 10. Plano ko po, kapag pumanaw ang aking asawa, ay titira ko itong dalawang anak ko doon sa number 2 ko sa Davao, na mabait din naman po at handang maging madrasta ng dalawa kong anak. Pero paano ko po sasabihin kay Mrs. na meron po akong number 2 at willing alagaan ang mga anak namin kapag siya ay pumanaw na? Okay po ba na sabihin ko sa kanya ito? O baka naman lalong mapabilis pa ang kanyang pagpanaw? Pinapanood ko po kayo gabi-gabi sa inyong replay sa Facebook, sir. Aantayin ko po ang inyong advice. Sincerely, Captain James. Doc, take it away! Okay, unang-una no, Captain. Yeah. Alam mo, kasi pag yung mga sinasabi natin na terminal ill na ang isang tao... Palagay ko, doktora. Palagay ko. Oo, medyo sabihin na natin na mas nai-stress pag may mga nadidinig na something negative. So, mapapabilis so, lang? Mapapadali lalo ang buhay. Diyos ko po. Kaya nga iba, pag sinabing gano'n na merong tinaningan na, hindi na sinasabi dahil kasi ang tendency, mas lalong bumibilis, hindi lang yung sasabihin na, bakit gano'n tinaningan ng 3 months or 4 months, after 5 days, namatay na. Pumanaw na, oo. Oo, so mas mahirap yung ganong klaseng sitwasyon. Siguro, ang mas nararapat dito, ang kausapin, yung mga anak. Dahil kasi malaking adjustment ang mangyayari dito eh. Mm-hmm. Hindi ko alam kung alam ng mga bata, kung talagang sabihin na natin na alam nila kung anong mangyayari sa mami nila. Mm-hmm. Importante yon. Second, kung sakasakali man na mapupunta sila sa pangangalaga nung si number 2, malaking adjustment pa rin yon. Dahil kasi, daddy, ibig sabihin ba, matagal mo nang pinalitan si mami, yung mga ganong bagay. So, siguro, kung sasabihin natin tungkol dun sa kanyang misis, let it be na talagang enjoyin niya yung the last few months or weeks na mangyayari. And then yung mga bata ang talagang dapat niyang tutukan dahil napakalaki na magiging possibility na magkakaroon ng gap, magre-rebelde ang mga bata, magkakaroon ng psychological impact na hindi maganda. And definitely, baka mangyari magkaroon pa ng hatred sa father, lumayas pa yung mga batang yan. Kahit nasabihin mong maliliit pa sila, pwede mag-isip ng ganun. So, anong payo? Huwag nang sabihin ni Kapitan kay Mrs. Number 1. Alam mo, totoo yun, Erin, dahil kasi ang mga ganyan na terminal ill, masyado silang sensitive. Alam din nila yung mga possibility. Alam mo, baka sila pa ang magpilin na sasabihin, oh, wag mong papabayaan ng mga bata, ikaw na ang bahala kung meron kang, kung gusto mo mag-asawa muli. Di ba, parang binipilin na ganun. Uh-huh. Alam nila, mas sensitive sila sa ganyan. Ang inaano lang siguro nitong kanyang asawa, kaya hindi pa rin bumibitaw kahit nahirap na hirap na. It's because hindi niya alam kung anong mangyayari sa mga anak niya. Nako. Captain James, ayaw na paglibog, sir. Ha? Huwag ka nang maguluhan dahil... Idasal na lang siguro, doktora. Alam ko nga, dapat siguro ipagdasal na lang ni Captain James, ano? Ay, oo. Kasi alam mo, baka mamaya yung illness niya, talagang in pain. Mas mahirap yung in pain yung misis niya, tapos nai-stress pang ganyan. Mas lalong, nahihirapan yung kalooban. Yung mismong physical body nung pasyente, mas lalong nahihirapan. Kaya talagang taintim na pagdarasal. Huwag naman sasabihin na madali or whatever. It's more of yung the pain na mararamdaman ng kanyang misis. Sabi nga, sige sa lahat, gumawa siya ng paraan na makipag-communicate siya ng maayos sa kanyang mga anak. Sabi nga nung isang viewer natin sa Facebook, si Julio Bermiser, wag na raw sabihin, Kapitan. Lahat sila sabi, wag na. Okay, wag oo, na. Oo, malaki talagang bagay na hindi sabihin, Erwin, kasi nga, stressful yun eh. Baka mamaya sinasabi pa. Baka lalo lang mapabilis. Oo, mapabilis. Unless kung gusto ni Kapitan, mapabilis talaga. tayo nagsasabi lang naman tayo ng katotohanan. Pero totoo yun. Alam mo, yung iba nga parang kahit yung iba nga nilalaso nila doktora para mapabilis. Alam mo, merong tinatawag na assisted suicide. Ay, wag naman na yun. Kasi yung parang ginagamit siya, legal siya for some states sa America wherein yung parang ina-assist na, lalo na kung terminally ill, meron tinatawag na assisted suicide. Alright. Anyway, sabi ni JC Tan, wag na raw, Captain James. Doktora, maraming salamat po. Ah. Thanks for the advice. Ay, walang anuman. Sa susunod at sa uulitin. Thank you. Okay.
Captain James, ayaw na in tawon baging sultihan diha sa asawa ni mo. Ah, hey baloko, naglibog ka na, ma. Ano? Ma. Ano man? Usahay man ko sir, naglibog na ko sir. Usahay naglibog. Naglibog ka na. Oo. Naintindihan ko naglibog ka na. Wala tayong magagawa, Captain James, e talagang ganun. Anyway, hoy, wala na tayong oras. Maraming salamat mga kapatid. Thank you for tuning in. Good morning. Thank you very, very much. Ako po si Erwin Tulfo, ha? Nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas. Ang Pildex Hot and Cold Water PPR Pipes and Fittings ay gawa sa 100% virgin materials na may German technology, kaya maasahan sa tibay, siguradong walang tagas, madala ikabit at tama lang ang halaga. Kaya kung kayo magpapagawa ng buy o planong palitan ang inyong water pipes, ang rekomendado sa inyo, Pildex Pipes and Fittings. Tibay na loob, tibay Pildex Pipes. Para sa mga katanungan, tawagan lamang po ang numerong 559-9986, 559-9997. Bisitahin ang kanilang Facebook page, www.facebook.com/PildexPipes. Pasok ang bawat kuro-kuro. Punto. Asintado sa Radyo 5. 92.3 News FM at Aksyon TV.